Good morning, guys. It's me, Marianne Hapitan again. Ayan. Ito, magbo-video naman ako ngayon kasi na-miss kong mag-vlogging. Ayan. For today's video, guys, magluluto ako ng krep. Krep ang tawag nila dito is a Turkish recipe. Mostly, piniprepare namin to sa breakfast. Ayan. First time kong kumain ito at nasarapan ako kaya sabi ko, kailangan ko siyang matutunan. Ayan. Nung nag-try akong magluto last time, okay naman siya. Nagustuhan nila amo. Kaya, ayan, palagi na silang nagpapaluto sa akin. Pero, nung first luto ko kasi, ayan, medyo madalian kasi, alam mo na, may trabaho ako. Hindi ako nakapag-video. Kaya ito ngayon, mag-video ako. Ayan. Ito yung mga recipe. Ang gamit ko po ay wheat flour instead of normal flour. Pero pwede po siya normal flour. Ayan. Kasi dalawang glass yung gamit ko. Ito yung glass. Dalawang glass ang prepare ko na flour. Dalawang egg din po yung aking gagamitin. And then, dalawang baso din po. Dalawang baso ng milk. Ayan. At saka ito naman, yung olive oil. Olive oil, mamaya po ito gagamitin para pag magpiprito na po. Ayan, one thing, may isa pa po, imimix ko lang po siya lahat ng ingredients at saka lalagyan siya ng asin. Yun lang. Sige po, magmimix muna ako. Ayan. Ayan. Lalagay ko na yung egg. Sana hindi magising ang alaga ko kasi pag nagising ang alaga ko, stop ako magloto. Ito po yung kaninang ginamit ko na flour po. Wheat flour. Yan, imimix mo lang yung egg, milk, at saka asin. Ganun lang siya kadali. Ayan po, ha? Para makita nyo. Mix ko na po yung egg. Saka lagyan natin ng dalawang baso ng milk. Pwede mo rin siya pasuburaan konti kung masyadong dry. Tidagdagan konti. Gamit ko po ay fresh milk. Ayan. And then, asin. Kunti lang para hindi po maalat. Gamit ko pa rin ang gamit ko sa ito para mas mabilis i-mix. Mabilis lang ako matuto sa mga Turkish na recipe, guys. Ayan.
Ayan guys, i-mix lang siya ng maayos hanggang magdurog ko yung ano niya, flour. And then ayan, okay na, I think okay na siya, nadurog na siya. Mag-start na tayo mag-prito. Ayan. Mag-start na tayo mag-fry. Ayan. Ito yung kawali. Normal lang yung apoy, guys, ha? Kasi para hindi masunog yung ating ano, krep. Ayan, kailangan mainit yung kawali. And then, ang lalagay natin ng oil ay pakunti-kunti lang, guys, ha? Kaya gumamit ako nito para parang ipapahid lang siya para hindi siya oily. Ganyan lang siya dapat, guys, oh, yung oil niya. Parang pinapahid ko lang yung oil. Ayan, hindi masyadong madami. Ayan. Mainit na siya. Magluluto na ako ng unti-unti. Ayan. Manipis lang dapat ang pagkaluto. Ganito na siya. Dapat manipis lang. Kasi kaya nga siya tinatawag na krep. Kaya manipis lang. Ayan, baliktad rin na natin kasi manipis lang naman siya, mabilis lang siya maluto. Ayan. Oh, naputol siya, guys. Ayan, paulit tayo kasi naputol, ayoko naputol. Pangit paputol. Ulit tayo. Ayan, manipis lang siya, guys, oh.
Ganyan lang siya, guys. Ayan, malikot yung camera ko. Ganito na siya, oh. Ayan, naputol yung video ko kanina, guys. Ayan. Ganun lang siya kadali, guys. Ayan. Diba? Manipis lang siya masyado yung pagkaluto niya. Ayan. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo kung paano siya lutuin. Paano ang procedure. Sana itry nyo din iluto sa iba, sa mga bahay ninyo. Ayan. Isa yan sa mga Turkish recipe na aking natutunan. Ayan, hanggang sa muli, guys, kasi alam niyo naman, madami pa akong trabaho. Ayan, mabilis ang video lang ang ginagawa ko lagi. Ayan, sana may natutunan po kayo. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe ng aking channel, please don't forget to subscribe my channel, Marian Hapitan, and please don't forget to click the notification bell para po ma-update po kayo sa aking mga latest video na i-upload. Ayan, hanggang sa muli, paalam, guys. See you.